Patay ang isang construction worker matapos madaganan ng gumuhong bahay sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Ang itinatayong bahay, wala pa lang building permit. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Napasigaw na lang sa takot ang mga residente ng Barangay Bahay Toro sa Quezon City hating gabi nitong Sabado. Bigla kasing gumuho ang ginagawang bahay na ito na nasa gilid ng Kulyat Creek. Ang isa sa mga residente, napaiyak pa. May ilang bumaba para hanapin ang mga construction worker. Matapos ang ilang minuto, apat na lalaki ang nasa jeep, kabilang ang may-ari. Pero may isang construction worker na hindi mahanap. Mag-aalas 7 na ng umaga nang maiahon ang wala ng buhay na si Eleazar Talarion o Totoy, 39 anyos. Nadaganan siya ng gumuhong bahay hanggang sa nalunod sa sapa. Hindi makapaniwala sa nangyari ang asawa niyang si Tere. Ilang oras daw bago ang trahedya, nakapag-usap pa sila ni Totoy tungkol sa trabaho nito. Yung time na yun na pala yung huling-huling halik niya sa akin. Tingin niya sa akin, hindi ko talaga tanggap. Sobrang sakit. Lumabas sa pagsisiyasat ng Quezon City Police na walang building permit ang bahay kahit na 3 buwan na itong itinatayo. Yung structure po kasi, nasa malapit po siya sa creek at saka mapapansin po natin na ano, yung hindi po siya fit para tayuan ng 2-story building, malambot po yung pundasyon. Naidala na sa ospital ang ibang mga sugatan. Nakaburol naman si Totoy sa multipurpose hall ng kanilang barangay. Nakikipag-areglo na ang may-ari sa naulilang pamilya ng construction worker na magdiriwang pa naman sana ng kanyang 40th kaarawan. Lahat gagawin para sa amin dalawa. Hindi siya naglilihim sa akin. Lahat kung anong gagawin niya, sinasabi niya kung saan siya pupunta, anong oras uuwi. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang pamilya ni Totoy basta tutulungan sila sa gastos sa burol at sa pagpapalibing. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.